Sampung taong may sakit na ketong ang pinagaling daw ni Jesus ayon sa kwentong narinig natin. Bumalik ang isa para magpasalamat at tinanong ni Jesus, nasaan ang siyam? Parang pamilyar ang ganitong tanong tungkol sa nawawala na hinahanap. Pero baliktad ang kwento ng ebanghelyo natin ngayon. Doon sa talinghaga, nung nawawalang tupa, hindi ba ang kwento'y tungkol sa isang pastol na may alagang 100 tupa? Siguro binilang niya ng mabuti ang mga alaga niyang tupa nang bumalik ito sa kwadra bago gumabi. At nang malaman niyang 99 na lang ang nabilang niya, ang tanong ay, nasaan ang isa? Kaya iniwan niya yung 99 para hanapin yung isang nawawala. At doon naman sa isa pang talinghaga, sa Luke chapter 15 din, isang babae daw ang merong 10 salaping pila. Minsan nang bilangin niya ang mga salapi, abay 9 na lang. Ang tanong ay, nasaan yung isa? Kaya iniwan daw niya yung 9 para hanapin yung isang nawawala. Dito sa kwento ng 10 ketongin, lahat silang 10 ay gumaling. Isa ang bumalik, at ngayon ang tanong ni Jesus ay, nasaan ang 9? Parang baliktad, di ba? At may kasunod na isa pang tanong, wala bang bumalik para magpasalamat kundi ang dayuhang ito? At yung taong bumalik, hindi pala siya Hudyo, kundi Samaritano. May pagkakaiba sa relihiyon ang dalawa. Parang ganito rin yung naitanong natin sa Simbahang Katolika pagkatapos nung ating ginawang synodal consultation, at unti-unti nasanay tayo sa diwa ng synodality na ang simpleng ibig sabihin lang ay sama-samang pakikilakbay. Parang nabigla tayo sa pagkamulat na kahit marami pa rin yung nagsisimba sa ating mga parokya, abay, halos 10% lang pala ang inaabot natin sa mga binyagang Katoliko. Kaya ang tanong, nasaan ang 90%? Ayon sa kwentong narinig sa kwento ni San Lucas na wala sa ibang ebanghelyo, special ho itong kwentong ito. Hindi mo matatagpuan kay St. Mark or St. Matthew o kay St. John. Kay St. Luke lang. Ayon sa kwento, yung 10 ay magkakasama nung may sakit pa sila, nung mga ketongin pa sila. Magkakasama sila nung makatagpo ni Jesus. Magkakasama silang nagmakaawa na pagalingin sila sa kanilang sakit. Hindi lang sila magkakasamang naglalakbay. Abay, magkakasabay pa daw silang sumigaw. Para ba silang chorus sa isang Greek drama? Sama-sama, magkakasabay, magkakalakbay. Sa panahon ng sakit, magkakasama sila. Pero nang gumaling, nagkahiwalay na silang muli. Kaya ho, minabuti kong i-focus ang reflection natin ngayong umaga. Una sa tanong, tungkol sa mga bagay na naghihiwalay sa atin. At pangalawa, tungkol sa mga bagay naman na nagiging daan upang tayo'y magkasama-sama bilang mga kalakbay.
Ano ba yung karaniwang dahilan kung bakit ang mga tao'y nagkakahiwalay ng landas? Madalas ho, ang mga ito ay may kinalaman sa ating mga pagkakaiba-iba. Halimbawa, pagkakaiba ng kultura, o ng relihiyon, o ng kulay, o ng politika, o ng estadong pangkabuhayan, at maraming iba pa. Sa hindi natin namamalayan, meron ho tayong mga daladalang mga haka-haka o mga palapalagay sa isip natin. Kapag nakikinig tayo, yung naririnig natin, ini-interpret natin yan base dun sa mga haka-haka o mga palapalagay natin. Lalo na kapag ito'y may kinalaman sa mga taong tipong iba sa atin. Hindi ba kaya tayo nagsusuot ng salamin ay para luminaw ang ating paningin? Pero meron din palang klase ng salamin na hindi nagpapalinaw, kundi nagpapalabo o kumukulay sa ating nakikita tungkol sa iba. Magsuot ka ng dark glasses, edi dark yung paligid mo. Hindi naman madilim, pinadilim lang ng salamin. Ang bayang Israel, alam niyo ho, isang bansa lang sila. Lalo na nung mga panahon ni King Saul, David, and Solomon. Pero nahati sila, naging dalawang bansa. Pagkatapos ng panahon ni King Solomon, nagkaroon ng Northern Kingdom na ang capital ay Samaria at Southern Kingdom na ang capital ay Jerusalem. Yung Southern Kingdom, yun ho yung probinsya ng Judah. Kaya noon nagsimula ang pagkakaiba ng taga-Samaria sa norte at taga-Judea sa south. Nung una, ang pagkakahiwalay ng dalawang bansa ay parang usapin lang ng politika at teritoryo. Kahit na magkaiba ng lugar na sinasambahan, iisang Diyos pa rin naman ang kanilang sinasamba. Pero sa kalaunan, sa katagalan ng panahon, naging usapin na rin ito ng pagkakaiba ng pananampalataya at interpretasyon dito. Ito ho yung background para maintindihan natin yung paksa ng pakikipag-usap minsan ni Jesus sa isang babaeng Samaritana. Nababasa ito sa John chapter 4. Yung engkwentro ni Jesus sa isang babae sa tabi ng balon. Tapos yung attitude ng babae, nakikiinom ka sa akin? Isa kang Hudyo? Isa akong Samaritana? Bakit kita paiinumin? Hindi ba ang turing ninyong mga Hudyo sa aming mga Samaritano'y madumi? Parang pasensya na lang. Huwag kang uminom sa timba ko kasi madumi ang timba ko para sa iyo. At ang ibig sabihin nila ng madumi, spiritually unclean, hindi naman physical. Parang ganito ang reaksyon ng babae nang makiinom si Jesus. Alam niyo ho, ito rin yung background kung bakit sa isa pang kwento, ang mga disipulo ay ayaw padaanin ng mga taga-Samaria. Alam kasi ng mga Samaritano na doon sila patungo sa Jerusalem para sumamba sa templo. Eh di syempre, iisnabin yung lugar na sambahan ng mga Samaritano. Para sa kanila, nakakainsulto ang lakbay nyo. Itong mga taga-norte na to, nang sakupin sila ng isang imperyo, kasi walang pinagkaiba sa atin na sinakop ng Kastila, sinakop ng Kano, sinakop ng mga Hapon, sila din.
sinakop sila ng mga Assyrians. At alam niyo ho, noong mga panahong yun, hindi lang sila sinasakop, inaangkat pa sila, in exile. Lalo na yung mga magagamit nilang mga citizens at ginagawang mga slaves. In exile nila, pinili nilang kunin yung mga citizens na edukado at medyo may kultura at malakas, lalo na mga sundalo. At yung iniwan nila doon sa bansa ay yung mga manggagawa sa lupa na binigyan ng pangalan sa Hebreong Amha-Aretz. Alam nyo, ang literal na kahulugan nung ibinigay na pangalan sa kanila ay mga nagbubungkal ng lupa. Pero parang pakutya yung bokabularyo. Diba? Sa Tagalog, mayroong salitang hampas lupa. At kahit na sino sa atin dito ayaw matawag na hampas lupa. Pero alam niyo ba yung origin ng salita? Ang naghahampas ng lupa ay magbubukid, manggagawa sa lupa. At hindi naman tayo kakain kung hindi humampas ng lupa ang mga magsasaka. Pero Diyos ko, kailan nagsimula at paano nangyari na kapag sinabing hampas lupa ay parang napakaliit ng pagkatao? Yan ang tendency ng tao, na maliitin kuminsan ang mga taong tinuturing nilang iba sa kanila. Hindi madali na mapagkaisa ang mga taong masyadong maraming pagkakaiba. Walang magaganap kasing pakikipagkapwa, walang komunidad na mabubuo, hanggat hindi sila matutong rumispeto sa isa't isa, hanggat hindi nila kayang tanggapin o lampasan man lamang ang kanilang mga pagkakaiba. Kaya kapag may humihiwalay sa pamilya o sa komunidad, hindi ba importanteng itanong, nasaan siya? Nasaan sila? Nasaan yung iba? Mas mabuti yun. Mas mabuting hanapin sila kaysa dun sa masanay tayong wala na sila. Hindi ba? Sa Biblia, noong patayin ni Cain ang kapatid niyang si Abel, ang Diyos pa ang nagtanong sa kanya, nasaan ang kapatid mo? Sa ating gospel reading, kaya daw nagkasama yung sampo, Samaritano man sila o Hudyo, eh dahil pare-pareho naman sila ng dinaranas na sakit at pare-pareho din silang tinuturing na madumi. Pinagkaisa sila ng karamdaman at ng masaklap na karanasan ng pandidiri ng mga tao sa kanila. Totoo naman, sa gitna ng hirap, nadulot ng karukhaan, lalo na sa mga panahon ng kalamidad, mas maraming mga taong nagkakaisa. Tandang-tanda ko pa noong pumutok ang bulkang Pinatubo at nababaon ang mga barangay at mga bayan ng lahar ng Pinatubo, nagkasama-sama sa iisang evacuation center ang mayaman at mahirap, edukado at hindi edukado, katoliko at hindi katoliko. Sa panahon ng sigalot, natututo talaga ang tao na ituring ang bawat isa bilang kapwa-tao na magdamayan, lalo na kung pare-pareho naman sila ng pinagdaraanan. Hindi na nagtatanong ng relihiyon, ng lahi, ng politika o ng social background. Ganyan din naman ang naging daan ng pagkakaisa ng mga probinsya at mga regions dito sa ating bansa nung nangyari yung revolusyon laban sa mga Kastila. Kahit magkakaibang kultura at salita, at totoo naman, di ba, hanggang ngayon, iba naman talagang Ilocano sa Ilonggo, iba naman talagang Cebuano sa Kapampangan. Pero nagkaisa dahil sa iisang layuning magkamit ng kalayaan. Nagkaisa ang dating minamaliit
o tinatawag na mga Indio o mga katutubo ng mga Kastila. Iginiit nila, sila'y Pilipino. Dati kasi yung Pilipino, yung mga Kastila lang na sinilang dito sa bansa. Inangkin ng mga katutubo ang salitang Pilipino at yun pinagkaisa tayo. Nagkaroon tayo ng iisang pagkakakilanlan at nabuo tayo para magtayo ng isang malayang bansa. Masamang karanasan ang kolonyalismo, pero nagbunsod ng mabuti. Hindi ba ito magandang paliwanag sa mga kuminsan nagtatanong, bakit kaya hinahayaan ng Diyos na dumanas ang tao ng mga mapapait at masaklap at masamang mga pangyayari sa buhay? Ganito rin yung sinabi ni St. Thomas Aquinas, hinahayaan ng Diyos kapag ito'y magbubunsod ng higit na kabutihan. Kung nagkakaisa ho tayo ng mga karanasan ng hirap at pagsubok, hindi kaya dapat mas lalo tayong magkaisa ng karanasan, magkaisa sa karanasan ng pagpapala? Kaya siguro tinanong ni Jesus, nasaan yung siyam? Mas higit na matibay ang pagsasama ng mga taong pinagkakaisa hindi lang ng pagsubok at paghihirap, kundi pinagkakaisa rin ng panahon ng pasasalamat at pagtanaw ng biyaya, panahon ng ginhawa, ng paggunita sa mga pagpapala na natatanggap natin sa buhay. Katulad ho ngayon, katulad ng bawat misa, alam niyo po ba, ang misa, ang tawag dyan ay Eucharistia, na ang ibig sabihin ay thanksgiving, pasasalamat, pagtanaw ng biyaya. At di ba, ganito din ang idinadasal ng mga ibig magkaisa sa sakramento ng kasal. Di ba kapag nagpapakasal, yung magsing-irog, ang sumpaan nila, ganito yung sinasabi. Panginoon, ipagkaloob mo po na kami magkaisa ng puso't kaluluwa mula sa araw na ito, sa hirap at ginhawa, sa yaman at pagdaralita, sa karamdaman at kalusugan, hanggang sa kami paghiwalayin ng kamatayan. Siguro hindi lang ito dasal ng mga kinakasal. Dapat dasal ito ng buong pamayan ng Kristiyanong pinagbubuklod sa binyag sa Espiritu Santo.